Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. So, ngayong araw na to na ituturo sa inyo, maraming nagtatanong, no, si Sir Benji and then kay Sir Neil Patrick. So, big shout out po sa inyo, no. Tinatanong nila kung pwede bang isama yung amplifier ng subwoofer sa mid-high na powered speaker, no. So, hindi siya pwedeng isama. So, pwede siyang isama pero mahina yung ano niya, no, yung sounds niya. Hindi niya mapapalabas yung talagang sounds ng subwoofer, no. So, ituturo ko sa inyo ito, guys. So, bago yan, ha, shoutout muna tayo kay Sir Raymond Baluyot. Big shoutout po sa iyo, sir. And then, kay Sir Jeffrey Estoque. Mel Bechay Dabi. Big shoutout po sa inyo. And then, kay Sir Edgardo Novenario. Edwin Solis, Larry Panya Mogan, and then kay Sir Ray Elamparo, no, big shout out po sa inyo. Sa mga Team Basic diyan, big shout out po sa inyo. So ayan, naka-set up yung gamit natin dun sa garahe, no, sa labas. So ituturo ko sa inyo kung paano yung connection nun, guys, no. So ayan, stay tuned lang kayo, guys. Sa mga bago pa lang dito sa YouTube channel ko, kung di pa po kayo naka-subscribe, please subscribe to my channel. Palike na rin po yung video and pakiring na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ina-upload ko, no. Peace! So yan, guys, no, bale meron tayong XCS Taprop 15A, and then yung Yamaha copy natin, no, na subwoofer. So yan, dito tayo sa mixer. So may nagtatanong, no, kung kailangan bang isama or i-link yung ating powered amplifier sa ating Tapro or powered speaker, no. So yan, guys, balik halimbawa is powered speaker yung mid-high nyo and then passive yung subwoofer nyo. So, kailangan huwag nyong isama or i-link dito sa ating main out, no. So, bali i-separate nyo ng output. So, ito siya, naka-output siya sa aux send. Ayan, kung makikita nyo, guys. And then, yung Tapro XCS 15A natin is naka output siya dito sa ating main out, no. So ito yan yung ano niya, yung XLR niya, no. So yan, bali naka setup na tayo doon. And then meron tayong Kevlar crossover, connected yung equalizer and then yung Kevlar power amplifier natin, no. And then so bali isa lang yung mid-high natin, so connected dito sa ating right channel ng ating mixer. And then ito yung volume niya. Tapos yung aux send natin, ito yung volume niya, no. So naka-max siya and then yung aux send main volume, so naka-max din, no. And then guys, kung gusto niyo sumunod yung subwoofer niyo is i-click nyo lang yung button na to, no. And then kapag ayaw nyo, kung gusto nyo kung gusto nyo i-separate ng volume, so i-click nyo lang, push up nyo lang to. So yan siya, no, tumutunog siya. So kapag gusto nyo i-sama sa volume, so nakahina tayo, so i-press nyo lang, no. Yan, so bali nawala na siya, no. So kapag gusto nyo i-separate, i-push up nyo lang para sumunod dito sa volume yung ating subwoofer, no. So isa sound check natin siya. So ayan, bali naka max volume and then yung ano natin is 0 lang. And then ito yung setup natin sa ating subwoofer, yung equalizer natin. So yung ano natin, channel 1, wala yan, no. So and then ito siya, nasa 240 hertz. So kung gusto niyo kumapal yung or maging hard bass or deep bass, so lagay niyo sa 350 pataas, no. So bali nasa 2
140 Hz lang tayo, and then yung low output niya is nasa 0 dB lang, no? Then yung gain natin is nasa 0 dB lang din. So pati sa equalizer natin is nasa 0 dB lang din, no? So yan, magpi-play ako ng music dito sa laptop. So yan guys, no? I hope po nag-guess nyo yung ano natin dito. So huwag nyong ililink, no? Halimbawa is powered speaker yung mid-high nyo, and then passive yung subwoofer nyo, no? So huwag nyong ililink sa likod ng ating Tapro XCS15A, no? So ipapakita ko lang. So huwag nyong ililink dito guys, no? Ayan, dito siya. Huwag nyong ililink yung powered amplifier nyo dito, kasi mag-iiba yung tunog. Hindi malalabas yung talagang tunog ng ating subwoofer, no? So isa sound check natin siya, ipapakita ko sa inyo kung ano talaga yung ano niya, no? So pipili tayo dito ng music, piplay natin. Yan. And then volume. So nasa 30 dB lang tayo, no? Gamit lang kayo ang earphones o headphones guys, no? Para ma-feel nyo yung quality ng music natin. So nasa 30 dB lang tayo yung volume natin. So yun guys, no, bali ibababa natin yung volume natin, and then i-push up natin to, no, para makita nyo kung susunod ba o hindi yung ating volume sa subwoofer. So yun siya guys, no. Ay, tapos na pala yung music natin. Ulitin lang natin, no. Baba lang natin. So ito siya guys, naka-push up yung ating button, no, sa mono. So yan, and then nagpi-play na tayo, no. Ayan. So itataas lang natin 'to. Yan, no. So gamit lang kayong earphones guys, no. So yung ano natin, yung mid high natin, so naka zero yung volume niya, no, naka down. So itataas natin 'yan. So meron na tayo, no. Yan.
So kung gusto niyo isunod yung mid high natin and then yung sub, so ibaba niyo lang to and then click niyo lang to, no, yung button na to. So yan, and then maximum volume natin. Tapos dito na tayo mag-a-adjust ng volume, no. Yan guys. Ayos na ayos guys. So yan guys, no, I hope po may natutunan kayo sa video na to. So gamit lang kayong earphones o headphones, no, para ma-feel nyo yung quality ng music natin. So hanggang dito na lang. See you in the next vlog guys. Peace!